Kung gusto mong tumaas ang self-confidence mo, panoorin at tapusin mo itong video na ito. Dahil ituturo ko sa inyo yung 3 tips paano mamaboost ang iyong self-confidence. So before we proceed dito sa ating topic, gusto ko lang na maintindihan nyo yung difference between self-confidence and self-esteem. Kasi maraming tao, nako-confuse ito. And even ako, na-confuse din ako dito dati. Akala ko iisa lang yung dalawa. So, ang self-esteem kasi is yung overall na tingin mo sa sarili mo. More on intrinsically to. So, ibig sabihin more on inside, your inner world. Paano mo tingnan yung sarili mo? That is self-esteem. Ang pinagkaiba naman ng self-confidence ay merong mga areas sa buhay natin na pwedeng confident ka at pwedeng hindi. So, this is more on outside. The outside world ba yung capabilities mo? Yung skills mo, more on may kinalaman sa labas. So, for example, pwedeng confident ka pagdating sa subject ng science. Pero pagdating sa subject ng English, hindi ka na confident. Kasi alam mo, sa subject ng science, competent ka. May alam ka. At magaling ka dun. At talagang inaaral mo at favorite mo or whatever. For whatever reason. Kaya confident ka. Kasi alam mo yung capability mo pagdating sa subject ng science. Pero pagdating sa English, pass ako dyan, boss! Alam mo na hindi ka magaling dun. So, hindi ka confident doon. So, merong mga areas sa buhay natin, maraming areas sa buhay natin na may confidence tayo, maraming areas din yung wala. So, ngayon, pag-usapan na natin yung 3 tips. Paano mo maboost ang iyong self-confidence? Paano mo mapapataas ang iyong self-confidence? Tip number one is daily improvement. So, pag sinabi kong daily improvement, this is learning and implementing. So, paano ba nagkakaroon ng confidence? Confidence, palagi nyo itong tatandaan ha, confidence come from competence. Para magkaroon ka ng confidence sa isang area ng buhay mo or sa maraming areas ng buhay mo, kailangan meron kang competence. Ibig sabihin ng competence is meron kang track record or meron kang result na maganda dun sa isang area ng buhay mo na yon. Okay, so isang skill or whatever na kung ano man, kung saan mo man kailangan ng confidence. So for example, katulad ng binigay ko na example kanina, yung sa science, di ba? Magaling ka sa science, kaya ka confident kasi magaling ka sa science dahil alam mo na competent ka. So for example, kapag nagtanong dito yung teacher sinong gustong sumali sa quiz na science yung ano, yung subject, mataas yung chance na magre-representa ka kasi confident ka sa capabilities mo dahil alam mo may competence ka, dahil alam mo magaling ka, dahil alam mo mataas ang grades mo doon. That is competence. So, confidence comes from competence. So, palagi niyong tatandaan yan. Ngayon, ang tanong, saan naman nanggagaling yung competence? Minsan, galing sa talent, pero madalas, nanggagaling sa skill. So, anong pinagkaiba ng dalawa? Talent and skill. Ang talent, yan yung mga bagay na inborn tayo, inborn sa atin. Ibig sabihin, pinanganak tayo na meron ng ganon. Yung skill ay something na natututunan. So, tip number two, para ma-boost ang iyong self-confidence. Sumama ka sa mga confident na tao. Every opportunity na makakasama ka sa kanila, gawin mo. Every opportunity na makakasama ka. Ang isa rin sa mga reason kung bakit napataas ko yung confidence ko, kasi ang madalas kong kasama nung nagsisimula ako ay mga confident na tao. Especially yung mentor ko. Madalas ko siyang nakakasama. Nung mga time na yon. Ngayon kasi medyo may restriction tayo. Diba? Hindi naman pwedeng araw-araw magkakasama tayo. Diba? Especially sa mga Team Genuine student. Kaya yung mga attend ng ating success rally, no? Congratulations na kaagad sa inyo in advance. Kaya every opportunity na magkakaroon ka na makasama yung mga confident na tao, makasama yung mga taong iniidolo mo, makasama yung mga tao na gusto mo maging katulad, gawin mo. Kasi nakakahawa talaga yun. Ibigyan ko kayo ng magandang example kung paano ko nasabi. Pansinin mo yung mga tao sa paligid mo, whether family mo yan or friends or relatives. Tingnan mo kung ano yung thinking nila, mapapansin mo maraming similarities sa kanila. Okay, sa way ng pag-iisip nila, sa mga pinaniniwalaan nila, sa mga paano nila tingnan yung buhay. At dahil palagi mo silang kasama, ganun na rin yung mga pinaniniwalaan mo. Hindi mo na tinatanong kung tama ba yung pinaniniwalaan mo. Hindi ka nagtatanong ng ganun. Basta ang nasa sa'yo lang is, yun ang pinaniniwalaan nila eh. So, siguro yun yung tama. Kasi sila yung palagi mong kasama. So, meron yung kasabihan na kung sino yung apat na kaibigan, kamag-anak, or kahit sinong tao pa yan na palagi mong kasama or madalas mong kasama, ikaw yung ikalima, katulad kanila. Kasi nakakahawa talaga yun. So, kung ang negativity, nakakahawa yan. Ang pagiging toxic, ang pagkakaroon ng cancer na mindset ay nakakahawa. Ganun din pagdating sa positive na side. Yung confidence, nakakahawa. Yung pangangarap ng malaki, nakakahawa. Yung pagiging masiyahin, nakakahawa. Yung pagiging positive mag-isip, nakakahawa. Depende yan sa sino yung palagi mong nakakasama.
Sino yung palagi mong kasama? Ngayon, pagdating naman sa mga restriction, eh paano yan? Carl, eh hindi naman pwede na. Alam naman, araw-araw ko sumama sa mga idol ko. Hindi naman pwede yun, which is hindi naman talaga. Kaya nga sabi ko, pag may opportunity ka na makasama, sumama ka, ano yung alternative? Kasi hindi naman pwede, alam naman sabi ko, hindi naman pwede na pumira ka sa kanila, di ba? Ano yung alternative? Panoorin mo palagi. Diba? Panoorin mo palagi. Kailangan palagi mo naririnig is yung mga taong may confidence. Kasi nakababad ka na lang rin naman sa social media eh. Diba, diyan ka nakababad and napakalaking factor niyan. Para sa akin, equal factor lang. Equal lang yung power na nakakasama mo palagi at saka yung power ng palagi mo napapanood. Equal lang yung nabibigay sa'yo na influence. Kung sino yung palagi mo pinapanood at pinapakinggan. Eh, kung madalas mo pinapanood at pinapakinggan mga toxic na tao, siguradong toxic ka din. And finally, tip number 3 para ma-boost ang iyong self-confidence. Ito, mental hack. Okay, mental hack. Pero hindi ibig sabihin nito ay instant na magiging confident ka na. Hindi, competence pa rin, may competence pa rin. Pero ito makakatulong. Ito yung tinatawag ko na subliminal assertion. So, anong ibig sabihin ng subliminal assertion? Kasi kung mapapansin mo, tayong mga tao is yung may tinatawag na spotlight syndrome. Kung di ako nagkakamali, spotlight syndrome yung tawag doon. Na masyado tayong conscious sa kung anong tingin ng ibang tao sa atin. Lahat tayo ganun. Lahat tayo ganun. Kahit gaano ka pa-successful or ka-confident, meron tayong ganun. Siguro nagkakaiba na lang sa level ng consciousness. Merong mga tao na super conscious sila to the point na hindi sila makalabas kapag hindi sila nag-ayos. At meron namang mga tao na less conscious. So masasabi kong ganun ako kasi pumupunta ako minsan ng mall na hindi pa ako naliligo. Pero mabango ako, syempre. Hindi ako pupunta doon, mababaho ako. Na less na yung pakialam ko. No? Hindi sa wala. Less na yung pakialam ko kung anong tingin ng ibang tao sa akin. So yun ang ibig ko sabihin. So lahat tayo meron ganun. Pero isa sa mga kailangan mong ma-realize na lahat, since lahat tayo ganun, okay, isipin mo na mabuti yung sinabi ko, ha? Lahat tayo meron ganun. May consciousness tayo sa kung anong tingin ng ibang tao sa atin. Ibig sabihin, kaya siya natawag na spotlight syndrome. So sa tingin ko tama ako, spotlight syndrome. Kasi kailangan mong i-remind yung sarili mo. Kailangan natin i-remind yung sarili natin na lahat ng tao ay conscious din sa kung anong tingin ng iba. So ibig sabihin, wala talaga silang pakialam sa'yo. Kasi conscious rin sila sa kung anong tingin mo sa kanya. So naka-spotlight sa atin. So kailangan mo na palaging i-remind yung sarili mo sa ganun. Na kung conscious ka sa kung anong tingin mo sa sarili mo na kung anong tingin ng iba sa'yo, ganun din sila. Wala talaga silang pakialam sa'yo. In short, hindi ka talaga nila tinitingnan. Wala silang paki. Ang tingin na tinitingnan nila sa sarili nila. Okay? So ngayon, dahil ganun tayo, no? Conscious tayo sa kung anong tingin ng iba, magagamit natin yon as a hack or as a trick para matrick yung ating subconscious mind sa pamamagitan na sasabihin mo sa subconscious mind mo na ang tingin niya sa akin, confident ako. Sa sarili mo lang yon, hindi mo i-vocalize yun, hindi mo sasabihin out loud. Sa isipan mo lang yon. Try mong practice yun. Subukan mo for at least 30 days na ganun. Every time na mahuhuli mo yung sarili mo na conscious ka kung anong tingin ng iba sa'yo. Diba? Pag nahuli mo yung sarili mo, sabihin mo, ang tingin, sa sarili mo lang, sabihin mo na, ang tingin niya itong mga tao sa akin, ang tingin niya sa akin, ang tingin nila sa akin, confident ako. Mapapansin mo, automatically magbabago yung postura mo, magbabago tindigan mo, magbabago yung pananalita mo. Kasi hinahack natin yung subconscious mind natin dahil meron nga tayong spotlight syndrome. Kaya subliminal assertion siya. So subconscious na hack. So practice mo yung ganun. Subukan mo lang for 30 days. Tingnan mo kung anong pagbabago. O kahit 7 days lang, subukan mo. Kapag nahuli mo yung sarili mo na nagiging conscious ka sa kung anong tingin ng iba sa'yo, papalitan mo lang yung narrative. Papalitan mo lang kung ano yung sinasabi ng subconscious mind mo. Kasi sinasabi ng subconscious mind mo automatically malamang negative. Sige, ano kayong tingin nito sa akin? Meron ba akong dumi sa mukha? Ano ba? Mababaho ba ako eh? Yung subconscious mind, ganon. So, pag nahuli mo yung sarili mo na ganon, so important na mahuli mo yung sarili mo na ganon, papalitan mo. Tingin nila sa akin, confident ako. So, bulong lang yun sa sarili mo, hindi mo sasabihin out loud. Alright, so kung marami kayong natutunan, I hope na implement nyo kung ano yung mga natutunan nyo dito sa training na ito. And it will take some time para mabuild yung confidence mo. Walang instant na, actually meron pala, sorry. Actually, merong instant na makakapag boost ng confidence mo. At isa na yung itinuro ko, yung subliminal assertion. Pero sa mga Team Genuine Academy students, so ituturo ko sa inyo, yung merong isang powerful na technique para instant na ma-boost ang confidence mo. Hindi lang confidence mo, pati self-esteem mo mabuboost. Oh my God! Wow! Okay, hindi lang confidence mo. Pati self-esteem mo, yung overall na tingin mo sa sarili mo, instantly mabuboost. So abangan nyo lang yung training na yan para sa mga Team Genuine Academy student. Sana. Finish na. So I hope na marami kayong natutunan dito sa ating short training. Medyo mahaba na nga ito. And sana implement mo. Kung hindi man,
bahala ka sa buhay mo. And kung marami ka natutunan and nag-enjoy ka dito sa ating training, i-share mo to sa mga friends mo, relatives mo, na kilala mo, na alam mo na matutulungan itong video na ito. And click mo lang yung like kung nagustuhan mo yung video para makapagawa tayo ng mas marami pang video dito sa ating channel, dito sa ating Facebook page. So once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Bye-bye. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!